its government, matatagaw kayo, sigurado. Magtiis na lang siguro kayo ng delayed delivery, pero dadating yan at hindi ka magugutom. Hindi ka mamatay sa gutom. Ito namang isa, itong mga trabahante, mga doktor, mga nurse, health workers, attendants, and all, hindi pa kauwi ng bahay, tinatapunan ninyo ng kung ano-anong mga chemicals na nakakasira ang katawan. Mas una silang mamatay kayo nung sa pasyente doon sa COVID. Yung mga tao na gumagawa ng ganun, I am ordering the police to go around. Huwag kayong mag-standby dyan sa estasyon. Maglakad kayo, tandem, at maghanap kayo ng mga taong bastos. Please, President Duterte. At kung mahuli mo, extend nyo pa po ang binubuhos niya doon quarantine hanggat wala pang gamot sa doktor, ibuhos sa coronavirus niya para tabla. Eh bakit? Ikaw lang bang marunong? Detikman mo rin yung ginagawa mo and see if it would make you happy. Ulitin ko, do not. Yung mga doktor, putang ina, pupunta mo doon sa hospital, yun yung doktor na binuhusan mo. Please extend the quarantine and lockdown po. Sa loob ng hospital. Hanggat wala pang gamot para gumaling ang may coronavirus at wala pang vaccine po. Ganun lang po, please. And Mr. President, ulitin ko, pag may vaccine at gamot na po at treatment para gumaling ang may mga coronavirus, tsaka nyo na po i-stop ang quarantine at lockdown po sa mga cities at barangays. Secretary Galvez will help in the distribution of the money, or he can handle the distribution. Cities, barangays, at mga towns po. Please po. Secretary Bautista to attend to other matters. Kaya nang warning ko sa inyo, yung distribution, huwag din yung i-delay. Huwag din yung sabi ko. Meron akong pinakulong kung makinig kayo sa radio. At yung sa TV, may iba nagpapasikat baka, lang ng mga mayor eh. Baka na kung kamalihan. Si Kabira, baka na kung kamalihan. May nakita akong traffic enforcer na lumapit sa loon sa tricycle na puno ng goodies at pinilit niyang kinuha yung isang balot at lumakad siya. I don't know if it was a joke or if he really intended for him, inuna lang niya. Pero kung pinilit niyang kinuha, alanakaw, nakita ko sa ABS-CBN, na-retrieve ko yung footage. Ipapulong ko. Kasali rin siya doon sa kung kayo mga kadamay, wala nang awa-awa. Diyan na kayo. Ang nahuli, Kulong. I will not tolerate na sabihin mo na bitawan, mga politiko bitawan. Do not play hero at this time because you will be punished. A bit. Or is it that word to encourage people to violate the law? Now is the time to set an example to everybody. Yeah. Hindi kasi ako sanay ng takot-takotin. Not me. So, let this be a warning to all. Hindi masusubukan ko sino yung pasikat-sikat, papasikat lang. It's time because it is really critical. Yeah. That we have ordered. And do not harm
the health workers, the doctors and everything, because that is a serious crime. Sabi ko sa police, siguro bawal man yan, pero ako na ang sasagot. Ibuhos mo uli doon sa nagbuhos sa mga doktor pati na. Yeah. O kung kaya mo, ipainom mo lahat. Yeah, that's true. Para matapos na ang problema. Palahating buhay ng mga doctors at nurses salamat. At mga frontliners. Nasa hukay ang kalahati ng buhay nila at kalahati ng katawan nila. Walang hiya yung mga gumawa nun. Grabe. Don't forget to subscribe to my channel po. Thank you so much. Sa mga opisyal ng gobyerno na huwag masasangkot sa katiwalian, kognay po sa pamamahagi ng relief goods ngayong May Enhanced Community Quarantine.